Hindi pinaniwalaan ang titibo-tibong kasambahay nang isumbong niya ang fiancé ng amo na nangangaliwa ito. Pero hindi siya makakapayag, kaya sinundan niya ito hanggang sa simbahan para patigilin ang kasal at dito niya isisiwalat ang ebidensya at katotohanan. Pero sa pagkakataong ito kaya, ay paniwalaan na siya ng kanyang amo. Leia, bumangon ka na nga dyan! At maaga pang lalarga ang bus na sasakyan mo! Pagpukaw na saad ng ina sa kanyang anak na si Leia na mahingbing pa ang pagtulog habang nakapulupot sa kanyang makapal na kumot. Nay, ang aga-aga pa po. Hindi ko pa nga po narinig ang tilaok ng mga manok. Papikit-pikit matang sagot naman ni Leia dahil inaantok pa ito. Sige ka, kapag naiwan ka ng bus na sasakyan mo, baka mawalan ka na rin ng trabaho. Alam mo namang maraming nag-a-apply na maging kasambahay ng bilyonaryong si Mr. Daryl. Swerte mo nga at ilang dekada nang nagtatrabaho doon ng tiya sol mo, kaya't natanggap ka kagad. Bulalas ng nanay ni Leia habang nagiinit ng tubig na pangligo at pangkape ng kanyang anak na luluwas na sa Maynila. Ay, si nanay naman oh, kaaga-aga nagrarap. Oh, eto na, babangon na nga. Saad ni Leia habang kinukusot ang ganyang mga mata. Maya-maya ay tumayo na si Leia at niligpit ang kanyang higaan. Tumungo na rin ito sa mesa kung saan ipinaghanda siya ng kanyang ina ng mainit na kape. Nay, mamimiss ko po itong masirap na kape niyo. Mamimiss ko po kayo dito ni na Papa at Bunso. Promise po, magtatrabaho po ako ng mabuti sa Maynila para mapagtapos ko po sa Bunso. At para mapaayos ko na rin po itong bahay natin. Mahal na mahal ko po kayo. Mahinahong wika ni Leia sa kanyang ina. Maluha-luha naman ang ina nang marinig ito. Ay, napakabuti talaga ng anak kong ito. Mag-iingat ka doon ah. Wag na wag kang magnonobya ulit. Kababae mong tao, babae din pinapatulan mo. Ipinagdarasal ko na sana nga ay makatagpo ka na ng lalaking magpapatibok ng tibong puso mo para matuwid na yung kasarian mo at mabigyan mo na kami ng tatay mo ng apo. Usal ni nanay ni Leia sa kanya. Halos mabuga na lang tuloy ni Leia ang hinihigop niyang kape nang marinig ito. Nay naman, hintayin niyo na lang na lumaki si Bunso. Sa kanya na lang kayo may pag-asang magkaapo. Tsaka huwag kayo mag-alala. Trabaho naman ang pagtutuunan ko ng pansin dun. Di ang mga babae na yan. Tsaka natroma na ako sa ex ko. Mariing pagkontra ni Leia sa kanyang ina. Ah, ewan ko sa yung bata ka. O eto, mag-almusal ka na. At pagkatapos ay maligo ka na rin para maaga kang makarating sa terminal ng bus. Wika ng ina ni Leia sa kanya. Gustong gusto na niya talagang magkaapo ngunit wala ata siyang pag-asa kay Leia sapagkat binalaki ito. Binilisan na ni Leia ang pagkain ng agahang inihanda ng kanyang ina. Naligo na rin siya at nag-ayos sa kanyang sarili. Nay, tay, alis na po ako. Kayo na po bahala dito. Mag-iingat po kayo palagi. Tsaka Raven, alagaan mo sila nanay at tatay ha. Ikaw ang bunso at ako naman ang nakakatanda. So ako ang may responsibilidad na pag-aralin ka. Dahil di naman kaya nila nanay at tatay na pag-aralin ka ng sila lang. Huwag mo kong bibiguin ha. Mag-aral ka ng mabuti dito. May tiwala ako sa'yo. Marahang bili ni Leia sa kaniyang mga magulang at sa bunsong kapatid nito. Nasa labas sila at nasa mismong tabi na ng tricycle na maghahatid kay Leia papuntang bus station. Daladala ng tatay ni Leia at ng bunsong kapatid nito ang kaniyang maleta at isang bag habang ang kaniyang ina naman ay pasinghasingha ng kaniyang sipon sa panyo. Gayon na lamang ang pagtangis ng kaniyang ina sapagkat ito ang unang pagkakataon na malalayo sa kanila ang anak nilang si Leia. Nay, wag na ho kayong umiyak. Tatawag naman ho ako sa inyo palagi. Tsaka, ikaw naman may gustong magtrabaho ako dun, di ba? Sambit ni Leia sa kanyang ina habang tinatapik-tapik ang likod nito. Oo nga, Naida. Tigilan mo na yung drama mo. Masama daw yan. Yung iiyakan ng umaalis, magiging mabigat ang pakiramdam niya ng anak natin. Aniya ng tatay ni Leia sa misis nito, sabay singha. Oh,
Si tatay, parang iiyak din. Sambit naman ang bunsong kapatid ni Leia. Ngunit maluha-luha din ang mata nito. Naku, parang ayoko na tuloy umalis. Tana kasi nay, tay, bunso. Para naman to sa ikabubuti ng lahat. Buti pa siguro kung umalis na ako at baka bumaha pa dito ng luha nyo. Wika naman ni Leia sa kanyang pamilya habang pinipigilan lang ang pagtulo ng kanyang luha. Sa hinaba-haba kasi ng panahon, mula nung ipinanganak siya hanggang ngayong 23 taong gulang na siya, ay ngayon niya pa lamang lilisanin ang kanyang pamilya. Alis na po ako. Mag-iingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam na sambit ni Leia sa kanyang pamilyang lubhang nalulungkot sa kanyang pag-alis. Sumakay na sa tricycle si Leia, sabay-sabi ng paalam at kinaway ang kanyang kanang kamay sa pamilya nito. Ginantihan din nila siya ng kaway sabay-sabing ingat. Ngunit agad namang humagulgol ang kanyang ama nang umandar na ang makina ng tricycle. Di niya na napigilang lumabas pa ang mga luhang pinipigilan niya kanina. Tay, pumapangit po kayo pag umiiyak. Tama na po. Pasigaw na pahabol na birong saad pa ni Leia sa kanyang ama. At agad na ngang umandar ang tricycle papalayo. Ngumisi tuloy ang driver ng tricycle kay Leia. Tatanungin pa sana nito kung anong magiging trabaho niya sa Maynila. Ngunit di na lang niya ito tinuloy sapagkat humagulgol na rin si Leia. Ano ba? Tama na kasi, tama na. Huwag ka nang umiyak, Leia. Nawawala ang angas mo kapag umiiyak eh. Aniya ni Leia sa kaniyang sarili habang sampal-sampal ang kanyang pisngi. Napatingin na lang ang driver kay Leia habang nawiwirduhan sa ginagawa niya. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe ay preneno na niya ang kaniyang tricycle nang marating na nila ang terminal ng bus. Manong oh, eto po bayad. Keep the change kahit walang sukli. Saad ni Leia sa driver at agad na inabot ang bayad nito. Napakamot na lang tuloy ang driver sa kaniyang ulo. Bumaba na si Leia sa tricycle. Kinuha niya na rin ang kaniyang mga maleta. Napakaangas niya sa kaniyang suot. Mula sa kaniyang oversized na itim na t-shirt at jogging pants. Guys, this is it, Leia. Matutupad ko na rin ang pangarap ko. Magkakaroon na ako ng mga sports car, malaking bahay, swimming pool, Shih Tzu, Chihuahua, red carpet at iba pa. Hey, excited na ako. Babalik ako sa probinsya namin na bilyonaryo. May galak na saad ni Leia sa kanyang sarili na parabang nananaginip ng gising. Maya-maya'y sumakay na rin siya sa bus na papuntang Maynila. Aabuti ng ilang oras ang biyahe kaya't umidlip muna si Leia. Ngunit di naman siya makatulog ng maayos sa sobrang dami ng iniisip. Umupo na lamang siya ng tuwid habang nakamasid sa bintana at nag-i-emote na parabang nagsushoot ng kanyang sariling music video. Lumipas ang ilang oras na biyahe ay huminto na nga ang bus. Agad naman siyang bumaba at paika-ikang lumalakad habang hilahila ang kanyang isang maleta. Pasan-pasan niya rin ang isang mabigat niyang bag. Ikaw ba si Leia Lopez? Malakas na tanong ng isang lalaki sa dikalayuan. Narinig naman ito ni Leia kaya't agad niya itong nilapitan. Oo, ako nga si Leia Lopez. Kayo po ba ang maghahatid sa akin papuntang mansyon ni Sir Darrell? Marahang tanong naman ni Leia sa lalaking tumawag sa kanya nang makalapit siya dito. Umoo naman sa kanya ang lalaki at agad na kinuha ang kaniyang mga gamit at pinasok sa likod ng kotse. Sumakay na rin si Leia at nagmaneho na. Ang nasabing lalaki na isa sa mga driver ng amo niyang si Darrell. Nakahinga na lamang ng malalim si Leia nang makarating na sila sa mansyon ng kaniyang amo. Lubha din siyang namangha sa sobrang laki at ganda ng nasabing mansyon. Pumasok na siya sa mansyon. Inuna nang pinasok ng driver ang kaniyang mga gamit habang si Leia naman ay pinapapunta muna ni Mr. Darrell sa kaniyang hardin kung saan siya naroroon at nagpapahangin. Tinuro naman sa kanya ng driver kung nasaan ang hardin na iyon na nasa mismong tabi lang ng mansyon kaya tinungo na ito ni Leia upang makilala na ng personal ang kaniyang amo. Tol, excuse me lang tol ah, dadaan ako. Utos ni Leia sa isang lalaki
nagbibinyag ng mga tanim sa hardin. Akala niya ay isang ordinaryong hardinero lamang ito. Huy, anong tol? Naku, ito talagang pamangkin ko. Hoy, amo natin yan! Agad na bulyaw ng tiya ni Leia sa kanya na gumugupit lamang ng mga mayabong na dahon ng isang uri ng bulaklak sa unahan ng hardin. Naku po sir, sorry po talaga. Akala ko isang hardinero ka lang po kaya napakasimple po kasi ng suot niyo. Sorry po talaga sir. Pagsusumamo ni Leia sa kaniyang amo, halos sabunutan na nito ang kaniyang sarili sa sobrang hiya. Nagkasalubong tuloy ang kilay ni Darrell at agad na umimik. Manang Sol, is she was your niece? Nakakunot na tanong ni Mr. Darrell sa tiya ni Leia na si Sol. Ah, oo po sir, pamangkin ko po yan. Pagpasensyahan niyo na po at may pagkalutang yan. Sagot naman ng tiya ni Leia habang nakakamot sa kanyang ulo. Well, she was very impolite. I don't like her attitude, even the way she looks. Babae ba talaga tong pamangkin mo? Muling tanong ni Mr. Darrell sa katulong niyang si Sol habang nakatitig ng masama kay Leia. Napayuko na lang tuloy si Leia at nanlalamig sa sobrang kaba na baka tanggalin na siya agad ng kanyang amo na si Darrell sa kanyang trabaho. Opo sir, babae po yan. Binalaki nga lang, pero mabait naman po yan sir. Pagtulog, mabait po yan, di nga lang halata. Pagpasensya niya na po, napagod lang siguro sa biyahe. Natatarantang sagot ni Tia Leia sa kanilang amo. Ngunit, nanatili lang na nakasimangot si Darrell kay Leia. At pasama ng pasama nga ang titig nito sa kanya. Sorry po talaga sir, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po masyado akong mapanghusga. Naisip kong isang hardinero lamang po kayo dahil lang sa postura niyo. Mahinang pag-aniya ni Leia sa kanyang amo habang nanatili lang sa pagyuko. I can't hear you. What is it again? Malakas na tanong ni Darrell kay Leia. At sa puntong iyon ay itinaas na ni Leia ang kanyang ulo at diretso nang tinitigan ang kanyang amo. Patawarin niyo po ako sir. Tao lamang po ako at nagkakamali. Patawa din po kung di kaaya-aya sa paningin ninyo ang postura ko. Pero nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong tanggalin agad. Sa akin lamang umaasa ang pamilya ko sa probinsya. Di ko po sila kayang biguin. Seryoso nang saad ni Leia habang nagsusumamo sa kanyang amo. Halatang halata sa mga mata niya na totoong totoo ang paghingi niya ng pasensya. At sa pagkakataon ngang iyon ay tumahan na ang mukha ni Darrell at inayos na ang pagtitig kay Leia. Fine. Mukha namang sincere ang paghingi mo ng sorry. It's not even a big thing for me na napagkamalan mo kong hardinero. I just want to know if marunong kang magpatawad at ako inang mali mo. Marahang wika ni Darrell kay Leia. Han, what are you doing here? Biglang lumitaw ang fiancé ni Darrell na si Athena. 6 na buwang buntis na ito at pagkatapos ng 1 buwan ay ikakasal na rin sila ni Darrell. Napagilid na lang si Leia nang dumaan at tumigil ito sa harapan niya. Are you our new maid? Seryosong tanong ni Athena kay Leia habang nakataas ang 1 kilay nito. Tumango naman si Leia at binigyan siya ng napipilitang ngiti. Oh, but why you look like... Biglang naputol ang sasabihin sana ni Athena kay Leia nang bigla siyang kinalabit ni Darrell na nasa kanyang likuran. Han, let's get inside. Baka mainitan pa ang baby natin dito. Anyaya ni Darrell sa kaniyang fiancé. Sobrang iniingatan talaga niya ang baby nila. Sabik na rin itong lumabas na sa mundo ang kanilang unang supling. Okay, Han. By the way, Han, I want a new luxury bag. Sawa na rin ako sa mga alahas ko. Can you buy me a new sets of them? Please? Tsaka, want to kumain ng napakaasul na ubas ngayon? Sure, but let's get inside first. Aniya ni Darrell. Lumisa na ang dalawa. Agad namang bumuntong hininga si Leia habang tinatadyak-tadyak ang mga paa nito sa sobrang inis niya sa kanyang sarili. Ang awkward naman nun. Nabawasan tuloy ako ng kaastigan. Reklamo nga nito sabay kamot sa kanyang ulo. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang tiya at pinikot ang tenga niya. Anong binata ka dyan? Pumasok ka nga dun sa loob.
at ayusin ang sarili mo para makapagsimula ka na. Maring utos ng tiya nito sa kanya, sabay tanggal ng mga daliri niya sa itaas ng parte ng tenga ni Leia. Grabe naman si Tita Sol. Hanggang ngayon masakit pa rin ang pagpingot niyo. Ay, buti na lang sa tenga niyo ako piningot, hindi sa puwitan. Nakangising aniya ni Leia sa tiya nito, sabay yakap dito. Ay, ang laki mo na ngayon. 8 taong din ang nakalipas nung huli ko kayong nabisita sa probinsya. Sa mga litrato mo at video call na lang kita nakikita at nakakausap minsan. Ibang iba ka na talaga ngayon. Mahinahong wika ng tiya ni Leia sa kanya habang tinatapik-tapik ang likod nito mula sa kaniyang pagkakayakap. O sige na, tama na nga yan at pumasok ka na. Manananghalian na mamaya tara na at iliribot pa kita sa buong mansyon. Dagdag pa nito at humiwalay na mula sa pagkakayakap ni Leia. Sige tita, let's go. Nilibot nga ni Sol ang kaniyang pamangkin na si Leia sa buong mansyon. Sinabi niya rin dito ang mga dapat nitong gawin kabilang na doon ang pagluluto sapagkat masarap rin namang magluto si Leia. O iyan ang uniform mo, ternong pants nang sa ganun ay malalaman agad nila nakatulong ka dito. Medyo madaming mga staff pa naman dito si Sir Darrell. Ito pa ang name tag mo. Baguhan ka pa dito, kaya't kailangan mo yan. Sunod-sunod ngang iniabot ni Sol ang mga susuti ng pamangkin nito. Hala, mukha kong therapist dito tita Sol ah. Sky blue. Pero ang astig nito, lalo na pag suot ko yung astig na relo ko. Na-excite na tugon naman ni Leia sa kanya. Naging maayos ang buong araw ni Leia sa mansyon. Nakakasalubong nito ang amo niyang si Darrell habang abalang-abala siya sa paglilinis ng ilang sulok ng mansyon. Binabati niya naman ito at binibigyan pa ng ngiti. Ngunit agad namang inililihis ni Darrell ang titig dito sa tuwing nagkakasalubong sila. Pagkakinabukasan ay inatasan si Leia na ipagluto ng tanghalian ang mga amo niya. May mga kusinera naman sila ngunit sinuhestyon siya ng tiya niya sapagkat ipinagmamalaki niya itong magaling raw itong magluto ng mga iba't ibang putahe. Okay na to. Siguradong mawawala sila sa sarili nila at magta-travel ang utak nila hanggang Mars. Pag natikman na nila itong sinigang kong pang-outer space ang lasa, agad na saad ni Leia. Nang tikman niya na ang isang kutsaritang sabaw ng niluluto niyang sinigang. Hoy, baguhan, baka nilagyan mo ng lason yung niluluto mo. O di kaya karne? Nang palaka, ang ginamit mo dyan. Diba usong-uso yan sa probinsya? Yun ata ang pinaka-main dish nyo dun eh. Sumingit ang isang babaeng cook sa mansyon at agad na pinuna ng negatibo ang niluluto ni Leia. Napahinga na lamang ng malalim si Leia. Pinipilit niyang wag nang patulan ito. Ngunit dahil maikli lang ang pasensya niya, ay di niya napigilang magpakawala ng mga salita dito. Sus! Karni daw ng palaka. Excuse me ha, ikaw lang naman ang mukhang palaka dito. Wala ditong karni ng palaka, tsaka wala itong lason. Pampaasi meron, pero mas maasim ka pa nga ata eh. Wala kang respeto? Mas matanda ako sa'yo pero sumasabat ka. Baka nakakalimutan mong baguhan ka lang habang ang kaharap mo ngayon ay halos 8 taon ng cook dito. Ayusin mo yung pananalita mo. Baka di ka abuti ng 1 linggo dito. Usal ng babaeng ko kay Leia habang nakataas ang isang pekeng kilay nito. Sorry po ah, pero di ko po nire-respeto ang mga taong di ako nire-respeto. Lalo na yung mga binabastos ako, pati yung pagiging probinsyana ko. Kung gusto mong respetuhin kita, edi dapat respetuhin mo din ako. Pabalang nawi ka ni Leia dito. Ano? Suntok ka na lang? Dagdag pa niya. Halatang nagbibiro lang si Leia ng ayatin niya ng suntukan. Ang babaeng cook agad naman na uminit ang dugo nito sa kanya nang marinig ang mga katagang yun. Aba! Alam mo bang nandidiri sa mga tomboy si Senyorita Victoria, ang lola ni Sir Darrell? Pag nakita ka niya, siguradong kakalad ka rin kanya palabas ng mansyon. It's out of your business po. Nasabi na yan sa akin ni Tita Sol. Tsaka minsan lang naman daw siya kung bumisita dito eh. E nasa state siya. So no worries. Makakapagstay ako dito sa ayaw at gusto mo. Taas noong ang sagot sa kanya ni Leia. What's happening here? Leia, is that cook already? Nasa mesa na kaming lahat. Pumunta lang ako dito sa kusina to get some ice cubes. If luto na ang mga yan, pwede bang iserve mo na agad-agad? And
We have a meeting pa after lunch. Bungad na saad ng boss nito na si Darrell nang pumasok ito sa kusina. I hope na di ako magsisi na pinayagan ko si Manang Sol na ikaw ang magluluto ngayon. Dagdag pa nito habang binubuksan nito ang pinto ng ref. Yes po sir, luto na po tong mga niluto ko. Isaserve ko na po sana. Kaso itong si ating cook nyo, nang aaway I mean, ito po kasi si ating na cook nyo, mukhang naamo yata yung niluto ko kaya pumunta dito. Tsaka kung pwede daw patikim ng isang hiwa ng baboy. Gutom na ata tong si ate eh. Palusot na wika ni Leia sa kanyang amo, sabay akbay sa babaeng cook na nasa bandang tabi niya lang. Pinipiglas-piglas pa ng babaeng cook ang balikat nito upang makawala sa pagkakaakbay ni Leia. Ngunit sumabay na nga lang ito sa trip niya at baka isumbong pa siya ni Leia sa boss nila. Sensitive at ayaw pa naman ng mga taong judgmental ang boss nilang si Darrell. Okay fine, wag nang madaming kwento. Ihanda mo na yan sa mesa. Ano yan naman? Ni Darrell. Yes po sir, copy. I will serve your lunch after a couple of minutes. Maagap na sagot ni Leia, sabay salut dito na parabang army na inutusan ng leader nito. Binigyan niya rin ng kindat ang amo niya. Crazy. Bulong tuloy ni Darrell sa kaniyang sarili at humahakbang na paapalabas ng kusina. May oras ka din sa akin. Pagbabanta ng babaeng ko kay Leia nang makalabas na nga ang kanilang amo. Ano oras ba? 8:00. Pilosopong wika naman sa kanya ni Leia. Sumabog tuloy ang simangot sa mukha ng babaeng cook at lumabas na nga rin ito. Napabuga na lang ng hangin si Leia sabay ayos sa nakatabingin niyang tali sa buhok. Nako, inggiterang palaka. Mukhang 10 years lang naman ang tanda sa akin ng cook na yun. Hindi naman siguro masama na sinagot-sagot ko siya kanina. Siya naman nauna eh. Pinagtanggol ko lang naman yung sarili ko. Mahinang saad ni Leia sa kaniyang sarili habang nakakurba ang bibig nito. Inilipat niya na nga ang mga putaheng niluto niya sa malalim na plato at inihanda na sa mesa. So you are Leia? Yung pamangkin ni Manang Sol? Agad na imik ng ina ng boss niyang si Darrell kay Leia. Nang sinerve na niya, sa harapan nito ang mga niluto niya. Opo, ako nga po. Sagot naman ni Leia na agad na nagpatigil sa ina ni Darrell na si Elizabeth. At tinitigan siya mula sa baba hanggang sa taas. Ubo ni Leia, sabay singha. Ano kaya iniisip ng amo ko na to? Siguro, susungitan ako nito. Wika niya pa sa kaniyang sarili. Di ka ba straight? Seryosong tanong ng amo niyang si Elizabeth na kumuha sa atensyon ni na Darrell at ng fiancé nito na nasa tabi lang din nila. Di po. Nagtatakang responde naman ni Leia dito. Nice. Buti naman at may kasambahay na sa mansyon na to na dito with. Para maiba naman. Akin na nga yung mga niluto mo. Nagmatikman ko na, Leia. Tingnan natin kung masarap magluto ang mga tibo. Napakagat labi si Leia nang marinig niya ito sa kaniyang amo. May ngiti tuloy na pumaskil sa mukha nito. Grabe. Akala ko susungitan ako nito. Gaya ng mga napapanood ko sa TV. Yung sinusungitan ng mga amo nilang mayayaman kasi matapobre. Aniya pa ni Leia sa kaniyang isipan habang sinasali na sa plato ng amo niyang si Elizabeth ang mga niluto niya. Ma, I can't believe na namamangha ka sa pagiging tibu niya. Actually, nawiwirduhan nga ako sa kanya. Tingnan mo naman, palaging nakatali ang buhok. Tsaka halata namang babae siya. Pero kung maglakad parang siga na lalaki. What if hindi komportable yung ibang kasambahay natin sa kanya? Singit na saad ni Darrell habang matyagang hinihintay na ang plato niya naman ang pagserva ni Leia. Nais kasi nitong siya lang ang magsaserve dahil siya din naman ang nagluto ng mga iyon. Napabuntong hininga na lamang si Leia at agad na nilingon si Darrell. Ngumiti din siya dito, parehong ngiti sa labi at mata. Ang tinama niya sa kaniyang amo, ngunit may bahid ng inis. Don't talk like that, iho. She looks kind naman. At mukha namang di niya type ang mga kasamahan niya ditong kasambahay. Pagpuna naman ng ina nito, sabay tikim sa sarsa ng minudong inihanda ni Leia. That's great! Ang sarap naman ito! Saan mo natutunang magluto nito, Leo? Napapuri na lang si Elizabeth kay Leia nang matikman na ang niluto nitong menudo. Agad din itong sumubo pa ng isa at tinikman naman ang sinigang na nasa malalim na platito nito.
Ay naku, Madam Elizabeth. Leia na lang po itawag niyo sa akin. Di po kasi ako sanay na tawaging Leo. Di ko bet. Mas gusto ko pa rin tawagin akong Leia. Tsaka about sa niluto ko, Madam, recipe po yan ng nanay ko sa probinsya. Siya po nagturo sa akin ng magluto ng mga yan. Nagniningningan ang mga mata ni Leia habang inuusal iyon. Marahan niya ring siniservan ang pagkain ang amo nitong si Daryl at ang fiancé nito. Are you sure na malinis ang pagkakaluto dito? Masela ng baby namin. Baka may mga mikrobyo tong niluto mo at makonsyum pa ng baby. Pagkontrang saad naman ni Daryl habang nasa tagiliran lang niya si Leia. Hinawakan na nga lang ng fiancé nito ang mga kamay niya at pinatahan. Han, I thought ayaw mo sa mga taong judgmental. So what do you think are you doing right now? Hinuhusgahan mo si Leia na madumi ang mga niluto niya. Marahang saad nga ni Athena sa fiancé nito, agad namang nagpatahan. Sa kinikimping inis na nararamdaman ni Leia. Your fiancé is right, iho. Don't act like that. Why don't you try to taste it? Sa lasa ng mga ito, parang makiklense ang buong katawan mo, I swear. Suwestyo ni Elizabeth sa anak nito. Napatingin na lang si Daryl sa plato niya nang marinig ang winika ng fiancé niya at ng kanyang ina. Sa kabilang banda naman ay gumilid na si Leia. Mabulog ng kasana. Sambit ni Leia sa kaniyang isipan nang makita na niyang tinitikman na ng amo niyang si Daryl ang mga inihanda niya. It's fine. Literal na minudo nga ang lasa. Nothing special or kakaiba. Punan nito pagkatapos niyang nguyain at lunukin ang isang karne. Uminituloy ang magkabilang tenga ni Leia. Sige po. Aalis na po ako. Maglilinis pa ho ako ng bodega. Enjoy lunch po. Pagpapaalam ni Leia dahil parang sasabog na ito sa inis sa kaniyang supladong amo. Okay Leia, bukas ulit ha. Pahabol na saad sa kanya ng amo niyang si Elizabeth. Ngumiti naman si Athena sa kanya bago siya tumalikod. Naku! Kalalaking tao, grabe yung attitude. Mabuti pa yung mga babae kong amo. Ang babait. Pero siya, naku naman. Parang bakla eh. Ayaw daw sa mga mapanghusga. Pero siya, todo husga sa akin. Nakaw! Kung di ko lang talaga siya amo, kanina pa mag-aang buong mukha nun dahil sa suntok ko. Tinatadyak-tadyak ni Leia ang mga paa nito sa sahig ng kaniyang silid habang nagrereklamo sa kasungitan ng kaniyang amo. Napahigop na lang siya ng maraming hangin na agad din itong binuga nang tawagin na siya ng kaniyang tiha sa labas ng pinto upang maglinis nga ng bodega. Isang linggo nga ang lumipas, halos 5 araw din na sunod-sunod na pinaghanda ni Leia ng pananghalian ang kaniyang mga amo. Masyado itong nagustuhan ni na Athena at Elizabeth, ngunit walang kibulang ang amo nitong si Daryl. Leia, ikaw ang mag-grocery ngayon. Masyadong busy ang mga kasambahay. Ikaw na muna ang bumili ng mga kinakailangan sa kusina. Here's the list ng mga kailangan mong bilhin. Nasa labas ang driver kong si Elson. Siya ang maghahatid sa'yo papuntang grocery store. Utos ni Daryl sa kasambahay nitong si Leia sabay abot ng listahan ng mga ipinabili niya. Pag may nakalimutan ka, kahit isa dyan sa mga lista, pababalikin kita. Dagdag pa nito, tumango naman si Leia. Okay po sir, noted. Alis na ho ako. Sabi nga niya at humakbang na papalabas. Pagkalabas niya ay agad niyang nakasalubong ang driver ng kaniyang boss na si Elson. Kausap nito ang amo niyang si Athena. Hello po Ma'am Athena. Pinapahatid po ako ni Sir Daryl kay Elson sa grocery. Wika ni Leia nang makalapit na ito sa kanya. Nagulat tuloy si Athena nang bigla siyang sumulpot para bang nakakita ito ng multo. Loh, sorry po, nagulat ko po kayo ma'am. It's okay. Sige na, lumahad na kayo. May inutos lang din naman ako sa kanya. Malamig na saat ni Athena at umalis na ito. Hi, ikaw si Elson? Ako nga pala si Leia. Nice to meet you tol. Bati ni Leia kay Elson at agad na nakipagkamay dito. Nice to meet you too. So, saan ang punta natin? Sa pinakamalapit na grocery store daw tol, sabi ni Sir Daryl. Sige, sakay na. Aniyaya naman sa kanya ni Elson. Sumakay nga ito at inihatid nga rin siya ni Elson sa grocery store. Masusi niyang binasa ang bawat produktong nakatala sa listahan at isa-isang nilagay sa cart. Nang mabili na niya lahat ay agad na siyang umuwi sa mansyon. Siya mismo ang nagbitbit na mga pinamili niya
at marahang inilapag ang mga ito sa mesa. Let's check kung kumpleto nga yung pinamili ko sa'yo. Bigla na lamang sumulpot si Daryl at agad na sinuri ang mga binili ni Leia. Akin na yung listahan. Utos, panito. Iniabot naman ni Leia ang listahan sa kanya. Kumpiyansa ito na kumpleto ang mga binili niya. Maya-maya ay kumunot ang noo ni Daryl habang binubungkal ang mga laman ng plastic bag na nilalagyan ng mga pinamili niya. Where's the Nutella here? Seryosong tanong nito. Loh, Nutella? Wala naman akong nabasang Nutella dyan sa listahan na binigay niyo sa akin, sir. Tugon naman ni Leia sa kanya. Malabo ba mata mo? Look, read this. Nutella, right? Itinuon ni Daryl ang listahan nito sa harapan ni Leia at itinuro ang nakasulat nga ditong Nutella. Eh, sorry na po. Di ko po kasi nakita eh. Natalunan ko po siguro. Tsaka, ehem, saan mo naman po gagamitin yung Nutella na yan? Nagawa pang magtanong ni Leia kahit bahagyang naiinis na ang amo nito. Iniiba mo yung usapan. Ano nga sinabi ko sa'yo kanina? Kahit na isa lang ang mga pinabili ko, ang nakalimutan mo, pababalikin pa rin kita sa grocery store para bilhin yun. Grabe naman po, sir. Parang yan lang naman eh. Kakapagod. Medyo malayo pa yun. Baka may peanut butter naman po kayo dyan. Eh yan na muna ang ipalaman ninyo sa monay ni Ma'am Athena este sa sandwich nyo po. Reklamo nga ni Athena na nagpakunot tuloy ng kilay ni Daryl. Binabayaran kita. Di para magreklamo. Sige nga, tell me. Sino ba ang amo dito? Sino masusunod? At sino ang may karapatan na magreklamo, ha? Napahinga ng malalim si Leia sabay ngiti sa amo nito na nasa kanyang harapan. Oo na po, sir. Di naman po ako nagre-reklamo eh. Nililinaw ko lang po. Ito na po, paalis na. Aniya nga nito sa kaniyang amo, sabay taliko dito. Kainis? Pababalikin pa ako, Nutella lang naman ang bibilhin. Ba't parang pinapahirapan ako ng Daryl na yun? Siguro may kinikimkim siyang inis sa akin simula nung napagkamalan ko siyang hardinero. Ay, parang yun lang eh. Bumalik nga si Leia sa grocery store upang bilhin ang nakaligtaan niyang Nutella. Yan lang bang bibilhin mo, ma'am? Tanong ng cashier kay Leia nang inilapag na nito ang kinuha niyang Nutella sa harapan nito upang bayaran na. Namula tuloy ang mga kabilang pisngi ni Leia. Marahil ay nahihiya siya. Sa laki ba naman ang pinasukan niyang grocery store ay pumasok pa siya rito para lang sa isang bote ng Nutella. Opo. Malalim na boses na sagot niya sa cashier. Sa kabilang banda naman ay pangiti-ngiti si Daryl na isahan niya kasi si Leia. Kanina, habang sinusuri kasi nito ang listahan, ay agad niya itong pinalitan ng bagong listahan kung saan may nakasulat na ditong isang Nutella. Pinagpalit nga iyon nang biglang lumingon si Leia at tumaliko din siya. Let's test kung magtagal ka dito, Leia. Wika ni Daryl habang nakaupo ito sa harap ng mesa at humihigop ng isang tasa ng tsaa. She's weird. Last time na nagkaroon kami ng tibong maid dito, ninakawan lang kami. I'm not actually judging her. Gusto ko lang makasigurado. Buntis pa naman ang fiancé ko. I'm not sure kung wala nga siyang masamang intensyon sa amin. Kahit pamangkin pa siya ni Manang Sol, wika ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya ay narinig nito ang mga yapak na patungo sa kinaroroonan niya. Oh, eto na pong Nutella niyo. Si Leia pala yun. Agad niyang inilapag ng malakas sa mesa ang bote ng Nutella. Gumawa tuloy ito ng ingay. Pag nabasag yan, pababalikin ulit kita. Nakasimangot ngang saad ni Daryl sa kanya habang nakatitig dito ng masama. Ay naku sir ah, di ko po yun sinasadya. Sadyang malakas lang talaga ako kaya napakalakas din ang paglapag ko dito. Pero di po ako nagdadabog ah. Palusot nga ni Leia. Ngunit sinadya niya naman talaga ang paglapag dito ng malakas. Okay. Maikling wika naman ni Daryl dito. Ngumiti naman si Leia sabay talikod sa kanya. Wait, saan ka pupunta? Biglang pagpigil ni Daryl sa kanya nang natanaw nitong humahakbang na papalayo si Leia. Bastos ka talaga. Di ka man lang nagpaalam sa akin. Dagdag pa nito na nagpalingo naman kay Leia sa kanya. Ay, pasensya na po sir. Sabi nga ni Tita Sol, di ba? May pagkalutang talaga ako. Tsaka maglilinis pa sana ako ng guest room. Inutos po kasi yun sa akin ni Madam Elizabeth. Mamaya pa yun.
May utos muna ako sa'yo ngayon. Po? Ano naman pong iutos niyo sa akin ulit, sir? Before you clean the guest room, unahin mo munang linisin yung kwarto namin ni Athena. I want it para, yung parang kumikinang na sobrang linis. Yung para bang kahit isang mikrobyo di magagawang makaapak sa kahit anong sulok ng kwarto namin. Utos nga ni Darren. Sus, meron ba nun? Bakla tato eh, ang arte. Sa mga animated at cartoon series ka lang naman makakakita ng kumikinang yung mga silid. O mga bagay, pagkatapos linisan. But parang pinapa-adapt niya sa akin yun in real life? Pinapahirapan niya yata ako ah. Kala niya siguro susuko ako. No, Dino, never. Never niya ako mapapaayaw. Gagawin ko lahat ng utos niya at tatanggapin ko lahat ng yun. Hanggang sa magsawa na siya. Napipikong saad nga ni Leia sa kanyang isipan. Ah, okay po sir. Don't worry. Magaling po ako maglinis. Basic lang po yan. Sige ho, ilinisan ko na. Wika naman ito sa kanyang amo. Pumasok na nga sa kwarto ng mga amo niya si Leia upang linisin ito gaya ng utos sa kanya. Habang si Daryl naman ay matyaga siyang sinundan at binabantayan sa kanyang mismong silid. Ang laki-laki po pala ng kwarto niyo sir. Lalo na yung kama. Parang oversized kasha ang apat na tao humiga dito. Napakagaling po siguro ng pagkakagawa niyo sa baby niyo no? Tignan mo naman, ang laki-laki ng kama. Kahit ilang beses pa kayo magpaikot-ikot, di kayo mahuhulog. Kwento nga nito sa kanyang amo, nagkasalubong tuloy ang mga kilay ni Darren. Watch your mouth. Ayusin mo yung dila mo. Di ako interesado. At mas lalong di ako natatawa sa mga pinagsasabi mo. Maglinis ka lang. Yan lang ang inuutos ko. Hindi yung kausapin ako. Nako sir, biro lang naman. Gusto ko lang sanang makipag-close sa'yo eh. Kasi amo kita diba? Di naman po yung parang nagpapasipsip. Masyadong friendly lang po talaga ako. Marami kasi akong tropa ng mga lalaki sa probinsya. At minsan, ganyan yung mga style ng usapan namin. Usal ni Leia sa kanyang amo. Wala akong pakialam kung friendly ka. Ang sabi ko sa'yo, maglinis ka na. What are you waiting for? Magkukwentuhan na lang ba tayo? Sa pagkakataong ito'y, mas sumimangot pa ang pumaskil sa mukha ni Daryl habang pinupuna si Leia. Hala, galit na siya. Galit na nga yung askal. Pabulong na saad naman ni Leia. What? Did you say something? Ah, wala po sir. Yung sabi ko po, usog po muna kayo ng konti. Baka maambunan kayo ng alikabok. Magwawalis na po ako. Ani nga niya. Pumagilid nga si Daryl habang si Leia naman ay lumabas at kumuha ng isang walis tambo at dustpan. At nang walisan na nga niya ang ilalim ng kama, ay bigla na lang itong nawindang nagmarinig ang amo niyang tumili na nasa tabi lamang nito at binabantayan siya. Bigla na lang tuloy tumayo si Leia. Nauntog pa nga ang ulo nito sa sobrang pagmamadali na nakatayo upang malaman kung bakit nga ba napatili na lang ang amo nito. Ano po yun sir? Ano po nangyari? Usal nga nito sa kanya. May ibis! Bigla na lang siyang lumabas sa ilalim ng kama namin habang nililinisan mo. It runs off. Ang bilis niya. Pumailalim siya sa underwear na yun. Saad ng amo nito, sabay turo sa drawer na sinasabi niya. Sus! Parang ipis lang naman. Seryoso ka sir? Takot kayo sa ipis? No. Don't think na takot ako sa ipis. Sadyang medyo malaki lang talaga yung nakita ko na yun kanina. Why don't you kill it? Tomboy ka diba? Huwag mong sabihing takot ka rin. Mariingwi ka ni Daryl. No. Hindi sir. Wala akong kinakatakutan. Sige, tabi ka muna. Susundutin ko muna yung ilalim ng drawer para lumabas, tsaka ko papatayin. Nagtatapang tapangan at nagpapabibo nga itong si Leia sa kanyang amo. Sinundot niya gamit ang hawakan ng walis ang ilalim ng drawer na nagresulta nga ng pagdabas ng nasabing ipis. Bigla na lang napaatras si Daryl nang lumabas na ito. Gayon din si Leia. Napaatras na nga rin ito nang lumipad na ang ipis sa kanila. Dumapo ito sa may bandang wall na nasa tabi ng kama. Naku sir, takbo na po kayo. Tas susunod po ako. Sigaw ni Leia. Tomboy ka diba? Patayin mo yan. Patunayan mong matapang ka. Akala ko ba wala kang kinakatakutan? Wika naman ni Daryl. Lalaki ka diba? E di dapat mas matapang ka. Samahan mo kung patayin yung ipis. Dahil kung hindi, bakla ka nga. Nawala na tuloy sa isip ni Leia na amo niya ang kausap nito. What?
Sige, Boss Leia, sasamahan kita. As you wish, madam. Napatakip tuloy ng bunganga si Leia nang sambitin iyon ng kanyang amo. Biro lang naman, sir. Sorry po, nataranta po kasi ako eh. Ang laki na nga nung ipis. Lumabas na lang po kayo, ako na pong bahala dito. Don't worry, wala naman po akong gagalawin sa mga gamit nyo. Hindi po ako magnanakaw, promise. No, sasamahan kita. Lalaki nga ako gaya ng sabi mo. Sige na, patayin mo na. Di ako tatakbo. Nasa likod mo lang ako. Maring pagtanggi ni Daryl sa alok ni Leia, halatang nabothered siya sa mga narinig niya dito kani-kanina lang. Sige po sir, sabi niyo eh. Pumayag naman si Leia habang nakangisi. Hahampasin ko po ng walis yung ipis para mamatay. Dagdag pa ni Leia at agad niyang lumapit sa may bandang wall kung saan dumapo ang ipis. Pumalikod naman sa kanya si Daryl habang maring tinitingnan ang bawat galaw nito. Teka lang, parang pwede kong isahan tong amo ko na to. Aniya ni Leia sa kanyang sarili, sabay tawag sa amo nito. Sir, what if ikaw na lang ang pumatay? Ang taas kasi eh, di kumabot. Utos nga nito sa kanyang amo kahit na kaya niya naman talagang abutin ang kinaroroonan ng ipis. At sa pagkakataon ngang ito, ay di na umamig pa si Daryl. Agad niya nang kinuha ang hawak-hawak na walis ni Leia at hinampas ito sa ipis. Ngunit bigla na lamang lumipad ang ipis at sinugod ang mukha ni Daryl. Agad niyang nabitawan ang walis sa sobrang gulat at taranta na out of balance din ito at agad na tumumba na nadaganan at pumaibabaw tuloy siya kay Leia. Pareho silang napahilata at nagkapatong sa kamang nasa tabi lang nila. Aray sir, nakakiliti yung bugeto nyo. Naku naman, di tayo talo. Reklamo at nagkikisay na sambit na lamang ni Leia nang maramdaman ang pagtusok-tusok ng bigote ni Daryl sa leeg nito. Sumubsob kasi ang uso ni Daryl sa kanyang leeg. Inalsa na lang tuloy ni Daryl ang ulo niya nang dahan-dahan hanggang sa magkatinginan sila nang malapitan ni Leia. Guwapo din pala tong si masungit na amo ko. Biglang saad ni Leia sa kanyang sarili nang matanaw nang malapitan ang mukha ni Daryl. Pareho silang natigilan sa loob ng ilang segundo. Di agad nakasagot si Daryl habang palalim ng palalim ang titig nito kay Leia. Waribay, nawala ito sa ulirat ng masilayan ang mga nagniningning na mata ni Leia. Sir, wag po sir, di tayo talo. Sasapakin na po kita pag di ka pa tumayo. Ang bigat-bigat niyo pa naman. Usal nga ni Leia dito na agad namang nagpabalik sa ulirat ni Daryl. Tumayo na nga itong si Daryl, ganon din si Leia na agad na umimik. Ay, di na ako virgin. Sabi nga niya habang nakatabon ang mga kamay nito sa kanyang magkabilang dibdib. Ang OA mo? Halata namang di ka pa talaga virgin. Puna naman sa kanya ni Daryl na siya namang ikinatawa ni Leia. Di no, virgin pa po talaga ako. NBSB ako no. No boyfriend since birth. Taas noong wika naman ni Leia. Sino ba naman kasi ang matinong lalaking papatol sa'yo? NBSB ka kasi wala namang may gusto sa'yo. Pagkontra nga ng amo nito. Ew, di naman talaga ako pumapatol sa lalaki no. Tsaka maganda din naman ako. Sabi nila, di nga lang nag-aayos. Pabibong wika ni Leia na agad namang nagpangisi kay Daryl. Di mo sure, malay mo. If you try to fix yourself, magmumukha kang bakla. Puna nito. Di ka din sure sir, di mo pa nga nakikitang buhaghag tong buhok ko eh. Sabat ni Leia na agad din namang napaisip kung bakit niya sinasabi ang mga iyon. Loh, ba't parang gusto kong patunayan sa kanya na maganda ako? Pogi ako diba? Anyari sa akin? Wika pa nito sa kanyang sarili na para bang wala siya sa katinuan. I don't care. Puno lang naman ang balakubak yung buhok mo. Doon ako sure. Tsaka tama na nga yung kwento mo. At sat-sat mo. Hanapin mo na yung ipis kung saan saan na yung sumutsot. Huwag kang titigil hanggat di yun napapatay. Baka gumapang pa siya sa fiancé ko o pumasok sa tenga namin. I don't wanna be with you anymore. Lalabas na ako. May CCTV naman. Mauhuli pa rin kita kapag gumawa ka ng kababalaghan dito. Yes po sir, masusunod. Papatayin ko po yung ipis para sa katahimikan nyo. Aktibong sagot ni Leia at agad nang pinulot ang tumilapo na walis tambo. And wait, di pa ako tapos. Para masigurado ko na dispatch mo talaga yung ipis,
ipakita mo yung patay na katawan niya sa akin. Nasa living room lang naman ako. Utos pa ni Daryl. Ano? Parang tanga naman ako kapag ginawa ko yun, sir. Ano tingin niyo sa akin, pusa? Tsaka sabi niyo nga, di ba? May CCTV dito. Eh di doon niyo tingnan. Kumunot tuloy ang noon ni Daryl na nagreklamo ulit si Leia. Sino nga ulit ang boss ating dalawa? Tanong pa nito. Aha, eh, ikaw po. Sagot naman ni Leia. So, sino masusunod? Sunod na tanong ni Daryl. Ikaw po syempre, ikaw yung boss. Eh di ikaw yung masusunod. Yun pala eh. So, alam mo na niyan, ang gagawin mo ngayon? Seryosong tanong ni Daryl. Umayos tuloy si Leia. Yes po, sir. Okay, susundin ko na ho kayo. Dadalhin ko na po ang dead sexy body ni Paring Diyos sa inyo. Ay, kawawa naman yung ipis. Dagdag pa ni Leia sa kanyang isipan. Good, I'll wait there. Huling bili ni Daryl at agad na rin itong lumabas. Nahanap at napatay nga ni Leia ang nasabing ipis. Agad din niya itong ipinakita sa masungit niyang amo na siya namang ikinatawa ng amo niyang si Elizabeth at Athena na magkatabi sa living room. Isip batay ang bagong maid natin, ma. Singit na aniya ni Daryl. Wait, is that Iha? Napakarumi niyan. Mabuti pa at itapon mo na yan. Baka magkasakit ka pa. Utos ni Elizabeth kay Leia. Nagmukhang kamatis tuloy si Leia sa sobrang pula ng mga magkabilang pisngin nito. Sabi kasi sa akin ni Sir Daryl eh. Ipakita ko daw sa kanya. Nahihiyang tugon nga ni Leia. Napahiya tuloy si Leia lalo na tinawag siyang isip bata. Pinagtawanan pa naman siya ng amo nitong si Daryl. At pilit na tinatangging inutos nga niya iyon. Agad na nga lang nag-walk out itong si Leia at agad na nilinisan ang mga kamay niya habang halos umuusok na ang tenga nito sa sobrang inis niya sa kanyang amo. Naging malamig tuloy ang pakikitungo niya sa kanyang amo matapos ang ilang araw. Napansin ito ni Daryl at bahagyang hinahanap-hanap ang pagiging madaldal at mabungis-ngis ni Leia. Hey Leia, lumapit ka nga dito. May utos ako. Agad na usal ni Daryl nang madatnan si Leia na matiwasay na nagdidilig ng mga halaman. Ano po yun, sir? Agad na sagot ni Leia. Ikaw ulit ang mag-grocery ngayon. Nakikita mo ba itong mahabang listahan? Bibilhin mo to lahat. And like what we did before, pag may nakalimutan ka ulit kahit isa sa mga to, pababalikin kita. Okay po, sir. Malamig na sagot ni Leia na agad na nagpukaw kay Daryl. Really? Di ka magrereklamo? Hindi po, sir. Pwede na po ba akong umalis? Maikling sagot ni Leia. Okay. You can go na. Napalunok na lang ng laway si Daryl habang tinitingnan si Leia na lumalakad palayo. I miss how loud was her before. Yung tipong nagrereklamo tapos magkukwento pa about sa buhay niya. But it's okay. She's just my maid. Buntong imik nga nitong si Daryl. Sa kabilang banda naman ay tumungo ulit si Leia kay Elson. Agad din naman niya itong nakita. Uy pre, ayos ah. May lipstick ka sa leeg. Sino naman ang chicks na humalik sa'yo? Baka pwede pa albor din ako. Bungad ni Leia kay Elson nang makitang may kiss mark ito sa leeg. Wala to. Huwag mo nang pansinin. Sumakay ka na lang. Sumakay na nga lang si Leia at di na ito pinansin pa. Ngunit agad na pinark ni Elson ang kotse ng maihi ito. Wait lang, ihi muna ako. Aniyay sabay karipas ng labas. Tumango naman si Leia. Sana, lalaki din ako. Para kahit sa ang gilid pwedeng umihi. Wika pa nito sa kanyang sarili. Uy, wallet mo pre. Sigaw niya nang makitang nahulog ang wallet ni Elson. Ngunit nakalayo na ito kaya't lumabas na lang siya ng kotse mula sa backseat at pinulot ang wallet. Binuksan niya pa ito. Nagtataka lang siya nang makita ang isang litrato ni Athena na nakalakip sa wallet ni Elson. Pagbalik ni Elson ay agad niya ring binalik ang wallet nito. Ngunit tikom ang bibig niya at di na siya nagtanong patungkol sa nakita niya. Aniya, may kakaiba sa dalawa lalo na't palagi niya itong nakikitang magkausap sa tuwing wala sa mansyon si Daryl na normal lang sa paningin ng ibang mga kasambahay. Leia, dalin mo daw yung binili mong shampoo kay Sir Daryl. Nasa kwarto niya siya, naliligo. Pakiabot na lang daw. Utos ng isang kasambahay ni Daryl nang makauwi na si Leia. Tumango naman si Leia at agad na tumungo sa kwarto ni Daryl. Dala-dala ang shampoo. Di na ito kumatok sapagkat bukas naman ang pintuan. Sir? Sir Daryl?
Ito na po yung shampoo nyo, saad ni Leia habang nililibot ang buong silid ni Daryl hanggang sa marating na nga niya ang mismong banyo. Ngunit bigla na lang itong sumigaw ng madat nang bukas din ang pintuan ng banyo. Niluluwa tuloy nito ang naliligo niyang amo na hubot-hubad. Hala, 6-pack abs tapos yung ilalim, jambo. Wika ni Leia sa kanyang sarili na halos mahulog na ang panga sa sobrang gulat. Lumingon si Daryl at nakita nga nito si Leia na nagtatakip ng mata. Dali-dali siya namang humakbang upang isara ang pintuan ngunit nadulas ito. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tulungan mo nga akong makatayo, ang sakit ng paa ko. Utos ni Daryl kay Leia habang nakahalandusay sa sahig ng banyo. Patuloy ding umiilig ang tubig na mula sa shower. Ayoko sir, makikita ko yung ano mo. Masinihing pagtanggi naman ni Leia. But I can't stand. Sino gusto mong utusan ko, si Malang Sol? Wala din dito si Athena. Tulungan mo na kasi ako, di ko naman interesado sa mga lalaki, diba? Bigla na lang tuloy napukaw si Leia. Agad na niyang kinuha ang mga kamay niya na nakatawon sa mata nito. Opo sir, di ako interesado. Wala akong pakialam sa batuta. Taas noong sambit ni Leia at agad na nilapitan ang nakahalandusay niyang amo. Ngunit sa mukha lang ni Daryl, pinanatili ang paningin nito. Binuhat ni Leia si Daryl, papatayo. Ngunit natumba sila dahil di na kayanan ni Leia na buhatin ito. Pumaibabaw ulit si Daryl kay Leia sa kanilang pagkakadapa na siyang ikinawindang naman ni Leia kaya't nasapak nito ang mukha ni Daryl dahil halos magkahalika na sila. Napaaray na lang tuloy si Daryl habang hinahawak-hawakan ang pisngi nito na sinapak ni Leia. Agad namang bumalik sa ulirat si Leia nang marinig ang daing ng kanyang amo. Hala, naku po, naku sir, sorry po. Saad nito habang basang-basa ng tubig na nagmumula sa shower. Para bang naligo sila tuloy dalawa. Pililit na lang pumagilid ni Daryl habang nakapaskil pa rin ang hubot-hubad na katawan nito. Ngunit napukaw ang atensyon ni Daryl nang makitang basang-basa si Leia. Halos tumulo na lang ang laway nito sa tagiliran ng kanyang labi nang makita ang ensaktong hugis katawan ni Leia. Dumikit kasi ang t-shirt nito sa katawan niya dahil sa sobrang pagkabasa. Bumakatuloy ang malaki niyang dibdib. Mala Coca-Cola body pala ang katawan nito at napakanipis ng kanyang pakurbang baywang na nagdulot kay Daryl ng panandali ang init. Bumuhaghag pa ang buhok nito dahil naputol ang tali. Pumaskil ang maamong mukha ni Leia sa unang pagkakataon. Agad namang tumayo itong si Leia at tinulungan ang kanyang among makatayo din at idiniretso na niya ito sa kanyang kama. Kumuha din siya ng tuwalyang pangtaklob dito, pati na rin sa kanya at ang mga susuotin nito. Tinalian niya ng benda ang parte ng paa ni Daryl, medyo napuruhan sa pagkadapa nito kanina. Umamo tuloy ang mukha ni Daryl habang tinitingnan ang pagtatap sa kanya ni Leia. Promise me, wag na wag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari kanina. Na kayo kung saad nito kay Leia. Maaring naiwang bukas ni Athena ang kanilang silid nang lumabas ito. Habang si Daryl naman ay sinasadyang buksan talaga ang pintuan ng banyo sa tuwing naliligo siya. Iyon kasi ang isa sa mga lambing nito sa kanyang fiancé. Nakalimutan din ni Daryl na inutusan pala nito ang isa sa mga kasambahay niya na ipahatid kay Leia ang shampoo sa kanya. Napatigil na lang si Leia sa ginawa niya sa paa ni Daryl at tumingala dito. Sige po sir. Promise, wala pong ibang makakaalam. Di naman po ko chismosa. Saad nga nito sa kanya. Ngumiti naman si Daryl sa kanya sa unang pagkakataon. Mabait ka naman palang ungas ka. Nagawa mo pa akong tatapin ngayon. Pero about sa nakita mo kanina. Kamusta naman? Anong naramdaman mo nang makita mo yun? Ah, yung alaga mo ba sir? Naku, di nga ako interesado gaya ng sabi ko kanina. Tsaka nandiri ako ng konti. Yun lang, saad ni Leia habang nanginginig ang buong katawan nito. Napansin ito ni Daryl. Inutusan na lang siya nitong kumuha ng mga damit pangkasambahay sa kabinet nito at pinasuot kay Leia sa banyo. Dali-dali namang pinunasan ni Leia ang basang sahig na nanggaling sa kanilang dalawa. Maya-maya ay narinig nila ang boses ni Athena. Malamang ay nagsawa na itong magpahangin at makinig sa musika sa hardin. Nagpanik tuloy ang dalawa
papasok na si Athena sa kwarto nila ni Daryl. What should we do now? Tarantang tanong ni Daryl kay Leia. Nilibot ni Leia ang paningin nito at agad na tumawag ng pansin niya ang nakangangang bintana. Tatalo na lang po ako sa bintana, sir. Huwag nang maraming tanong, carry ko na to. Matapang na saad nga nito. Tatalo na sana siya nang biglang hinablot ni Daryl ang balikat nito at sinabing, mag-ingat ka. Bati na tayo ha. Mariing sambit nito, sabay ngiti kay Leia. Gumanti naman si Leia ng ngiti at dahan-dahang tumalon. Ligtas naman siyang nakababa dahil marami itong nakapitan at naapakang nakausling mga blocks na parte ng disenyo ng buong mansyon. Pagkababa ay agad siyang tumingala. Nakita nga nito si Daryl na nakadungaw sa kanya na patuloy pa rin ang pagngiti. Maya-maya'y tumalikod na rin ito at isinara ang bintana nang makapasok na si Athena sa kanilang silid. Pumakawala na lang ng buntong hininga si Leia at agad nang umalis. Guys, ang pogi niya. Dati, gusto ko lang maging pogi kagaya niya. Pero bakit ngayon? Parang gusto ko na ng poging kagaya niya. Ang dami pa naman niyang pandesal. Aniya ni Leia habang nagpa-flashback sa isip nito ang mga nakita niya kanina. Di mawala-wala sa isip niya ang bawat sulok ng mukha ni Daryl. Ngunit napabalikwas ito sa kaniyang pagkakahiga nang marinig ang pag-ring ng cellphone nito. Hello, Nay. Usal nito nang sagutin na ang tawag ng kanyang ina. O anak, kamusta ka na dyan? Matutulog ka na ba? Sagot naman ng kanyang ina sa kabilang linya. Eto, gusto ko ng pogi. Pumupogi na Nay, tsaka mamaya pa po matutulog. Maga pa naman eh. Eh, kayo po dyan, kamusta na? Ayos naman kami dito ng tatay mo, nak. Yung kapatid mo naman ayon may award ulit sa school. Okay lang kami dito, kaya wag mo kaming masyadong isipin. At tupagin mo na lang yung sarili mo. At baka nalilipasan ka ng gutom dyan ha. Mahabang salaysay ng kanyang ina na nagpangiti naman kay Leia. Mabuti naman po, Nay, kung ganun. Magpapadala po agad ako sa inyo pag nakuha ko na po ang sahod ko. Tumagal din ng halos kalahating oras ang usapan ng mag-ina sa phone call. Masayang malaman ni Leia na nasa mabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya sa probinsya. Agad din naman siyang natulog pagkatapos ng kanilang usapan. Pagkakinabukasan ay naisipan ni Leia na ayusin ang kanyang sarili. Palihim nitong kinuha ang lipstick ng kanyang tiya at ginamit ito upang papulahin ang kanyang labi. Binuhaghag niya rin ang kanyang buhok at bahagyang naka-blush on ang kanyang pisngi. Sakto naman na pasorpresa lamang bumisita sa mansyon ang lola ni Daryl na si Victoria sa araw na ito. Sino ang magandang dalaga na ito? Umimik ang matanda nang ipaghanda siya ng kape ni Leia. Mga nasa 80 taong gulang na ito. Napangiti na lang tuloy si Daryl at ang ina nito na nasa harapan nila. Leia po ang pangalan niya, ma. Sagot naman ang anak nito na si Elizabeth. Napakaamo ng kanyang mukha. Sana maging kamukha niya ang magiging apo ko sa tuhod kay Daryl. Nagniningningan ang mga mata ng matanda habang sinasambit niya iyon. Napangiti si Leia at nagmumukhang kamatis dahil sa pula ng magkabilang pisngi nito. Salamat po, madam. Marikit na wika ni Leia. Agad na lang napanganga ang mga amo niya na sina Athena, Daryl at ang ina nito. Ngayon lang kasi nilang narinig na nagbabaeng babae ang boses ni Leia. Di gaya nung una na pinipilit niyang magboses lalaki. Lola, try niyo pong i-check yung tummy ko. Sumisipa-sipa po itong apo niyo sa tuhod. Singit ni Athena habang hinihimas-himas ang kaniyang malabolang tiyan. Yes, Lola Victoria. Malapit na po lumabas tong baby namin. Tsaka ilang linggo na lang, ikakasal na ho kami ni Athena. Aniya ni Daryl habang nakaakbay sa fiancé nito. Umiba tuloy ang mood ni Leia. Napalitan ng lungkot ang maamong mukha nito kanina. Di ako nagsiselos. Never. Wika ni Leia sa kanyang isipan at tumalikod na lamang. Tapos na rin naman niyang pagsilbihan ang kanyang mga amo. Mukhang pinaplano na nila ang kasalang magaganap. Kaya't nagkumpulan sila sa living room. Dinig na dinig ni Leia ang bawat tawa ni Daryl at Athena na malamang ay dahil sa sabik na silang maikasal. Sus!
Sabi niya hindi ako nagsiselos. Babae na nang gusto ko. Babae. Bulalas ni Leia nang pumasok ito sa gilid nilang magtiya. Anong ginagawa mo dyan, Leia? Usal naman ang kanyang tiya na nasa likuran pala niya. Bakit babaeng babae ka ata ngayon? Wala namang nakakaalam na bibisita ngayon si Madam Victoria. Tanong pa nito. Eh, kasi Tita Sol, nagkakagusto na po ata ako sa isang lalaki. Pasinghasingha namang sagot ni Leia. Lumapit tuloy ang tiya niya sa kanya at nagtatalon-talon. Yehey! Babae na itong pamangkin ko! Masayang wiga nito. Sino ba yung lalaki na yan? Para mabigyan ko ng award. Napalambot ba naman niya ang isang matigas na kagaya mo? Tanong pa niya. Nakayoko si Leia nang humarap sa kanya at sinabing, Si Sir Darrell po, gusto ko na po ata siya. Eh kasi po, napakagwapo niya. Tsaka, di lang yun. Ang astig niya rin sa bawat galaw niya. Parang niyayanig niya yung mundo ko. Tsaka, hindi na po siya mawala-wala sa isip ko. Yung mukha niya. Marami din po kaming nakakaya, ngunit masayang karanasang magkasama. Siguro, doon na nagsimula lahat. Nakayukong salaysay nga ni Leia sa kanyang tiya na nagdulot ng paglobo ng mga mata nito. Naku naman! Magkakagusto ka na nga lang sa isang lalaki yung amo mo pa na malapit ng ikasal? Bulyaw na lang ng tiya ni Leia. Hindi ko nga po alam tita eh. Unti-unti pa lang akong nahuhulog sa kanya. Alam ko pong bawal na bawal. Iniisip ko na po lamang na nahihibang lang ako pero di ko po talaga kayang dayain tong nararamdaman ko. Tsaka, pwede naman po dibang agawin kahit asawa na. Halos isampal na lang ni tiya ni Leia ang kaliwang kamay nito sa kanya sa sobrang pagtataka sa mga binitawang kataga ng kanyang pamangkin. Uusal pa sana ito at makikipagdebate kay Leia ngunit napatigil sila nang tawagin na sila ng mga kasamahan nilang kasambahay. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Leia habang nakatanaw sa malayuan. Magulo ang isip niya kaya't lumabas na lang ito para magpahangin. Teka, si Elson ba yun? Bakit naman niya tinitiktikan ng mga amo namin? Biglang wika ni Leia nang makitang sumisilip si Edward sa bintana ng living room kung saan naroroon ang kanyang mga amo. Walang ibang tao sa labas bukod sa kanilang dalawa dahil abalang-abala ang lahat. May pagnanasa ba to kay Ma'am Athena? Or may something talaga sa kanilang dalawa? Dagdag pa niya. Isang linggo ang lumipas na naging mabigat at magulo para kay Leia dahil sa kakaiba nitong nararamdaman sa amo niya. Dagdag pa dun ang pagdududa niya kina Athena at Elson. Hanggang sa isang araw ay binigyan ng day off itong si Leia. Naisipan niya tuloy na pumasyal sa mall at magdiwaliw mag-isa. Ngunit habang namamasyal siya sa mall ay bigla niyang nakasalubong sina Elson at Athena na magkasama. Ba't magkasama sina Ma'am Athena at Elson? Takang tanong ni Leia sa kanyang sarili. Kasuspe-suspecha pa naman ang galaw ng dalawa. Minabuti na lang ni Leia na sundan sila hanggang sa nang abot sila sa public comfort room kung saan walang halos tao rito. Pumasok sa iisang cubicle sina Elson at Athena. Pumasok na lang din si Leia sa cubicle na katabi nito at mariing pinapakinggan ang usapan nang dalawa sa kabila. Babe, pagkatapos ng kasal nyo, ipapatumba ko na yung Darrell na yan. Di ko hahayaang mahawakan niya o kahit makita man lang ang lumabas sa tong baby natin. Usal ni Elson kay Athena na siyang ikinagulat ni Leia. Si Elson ang tatay ng pinagbubuntis ni Ma'am Athena? Hindi si Sir Darrell? Nagtatakang wika ni Leia sa kanyang isipan. Pangiti-ngiti lang yung si Athena na yan, pero demonya din pala siya. Dagdag pa ni Leia. Yes babe, after ng kasal namin at pag nakakuha na ako ng lahat ng kayamanan at ari-arian niya, pwede mo na siyang tapusin. Konti na lang babe, magsasama na tayo. Maybe this is the last time na mag-meet tayo. Baka mahuli kasi tayo at pumalpak pa lahat ng plano natin. Aniya naman ni Athena. Tss, oo nga pala. Ire-record ko yung usapan nila para maibidensya ako. Sambit ni Leia sa kanyang sarili, sabay kapkap sa bulsa nito. Shit!
naiwan ko pala yung cellphone ko kay Miss. Nanggagalaiting wika niya sa kaniyang isipan nang mapagtantong naiwan niya ang kaniyang cellphone. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na rin sina Athena at Elson habang si Leia naman ay dali-daling umuwi ng mansyon. Sir! Sir Daryl! May sasabihin ako sa iyong importante! Sigaw ni Leia sa kaniyang among si Daryl nang makasalubong niya ito na naglalakad sa labas ng mansyon. What is it? Takang responde ni Daryl. Andito po ba si Ma'am Athena? Wala pa. Di ba siya nakakauwi? May minute lang daw siyang kilala niya. Maybe, imbitahan niya rin yun sa kasal namin. Wika ni Daryl sa kanya. Sir, makinig po kayo sa akin ha. Aniya ni Leia sa kaniyang amo, sabay kuha ng kaliwang kamay nito at hinawakan ng maigi. Sir, maniwala po kayo sa akin. Narinig ko po to mismo. Hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis ng fiancé niyo, kundi si Elson. Tapos, plano ka pa nilang patayin pagkatapos makuha ni Athena ang lahat ng kayamanan mo, sir, as yung fiancé mo at gold digger. Papatayin ka lang nila. Mariing salaysay ni Leia kay Daryl na nagdulot ng galit sa mukha nito. Pinakawalang tuloy ni Daryl ng isang malakas na sampal si Leia gamit ang kanang kamay nito sa sobrang galit. Ganyan ka na ba kadesperada? I already know na may gusto ka sa akin. Do you think makukuha mo ko gamit yung kasinungalingan mo? Opo. Gusto kita at mahal kita. Pero di ko to ginagawa dahil lang para maagaw ka. Ginagawa ko lang to kasi concerned ako sa'yo. At ayaw kong mapahama ka. Pero sige. Kung sa tingin mo, nagsisinungaling lang ako dahil wala akong maipakitang ebidensya sa'yo. Sige, ayos lang. Tatanggapin ko. Pero gagawin ko ang lahat mapatunayan lang sa'yo na totoong lahat ng sinasabi ko. Mailigtas ka lang, sir. Nakakabasag ng pusong sambit ni Leia. Habang umaagos sa mga mata nito ang napakaraming luha. Mahal kita. Dagdag pa ni Leia at nilisan na si Daryl. Napayuko na lang si Daryl. Nakokonsensya siya sa pagsampal nito kay Leia. My fiancé will never cheat me. I love her more than anyone. At magkakaroon na kami ng anak. Aniya. At tumalikod na lang ito. Anak ng bonak. Nahuli pala tayo ng tomboy na yun. Kung ganun, siya pala ang unang patatahimikin ko. Hindi si Daryl. Nanggagalaiting wika ni Elson kay Athena. Nagtatago lang pala sila sa di kalayuan. Natunghaya nila ang pagsiwalat ni Leia sa sekreto nila ni Daryl. What should we do now? Tanong naman ni Athena kay Elson habang nagkasalubong ang mga kilay nito. Dudukutin ko mamaya yung Leia na yan. Siguradong titiktikan ako niyan. Sabi nga niya, 'di ba? Gagawin niya lahat. Makakuha lang siya ng ebidensya. Madilim na plano nga ni Elson. At nang sumapit na nga ang gabi, nahuli nitong sinusundan siya ni Leia. At nang makahanap nga siya ng magandang pagkakataon na dukutin ito, ay ginawa nga niya. Tinakpan niya ang bibig at ilong ni Leia na may pampatulog hanggang sa mawala na nga ito ng malay. Gising! Aniya ni Elson kay Leia at agad na binuhusan ito ng isang balde ng malamig na tubig na nagresulta naman ng pagkagising ni Leia. Dinala ni Elson si Leia sa isang abandonadong construction site. Bumulaga kay Leia ang armadong si Elson sa kaniyang harapan. Nakatali din ang mga kamay ni Leia sa likod ng kinauupuan niya. Ngunit walang nakatali sa kaniyang bibig. Hayop ka? Anong gagawin mo sa akin? Unang sambit ni Leia habang nanginginig. Anong password ng cellphone mo? Tanong naman ni Elson habang tinuturo-turo si Leia ng baril. Bakit? Anong gagawin mo? Bona ka? Patatahimikin ko pati pamilya mo. Pag di mo binigay sa akin yung password, galit na pananakot ni Elson. O sige. Pogi ako, 17 yung password ko. Gawin mo na yung gusto mong gawin. Pero itaga mo sa bato. Hinding-hindi kayo magtatagumpay. Well, let's see. Binuksan ni Elson ang cellphone ni Leia at agad na nag-type ng message na ang sabi, sawa na magtrabaho si Leia at itatanan na niya ang nobya niya. Kaya't umalis na siya sa mansion. Itinapat niya ang cellphone kay Leia upang makita nito ang tinype niya. Kita mo yung messages na pinadala ko sa pamilya mo at sa tiyahin mo?
Wala na kaming poproblemahin ni Athena. Swerte mo. Di ka pa matitigok. May matandang bilyonaryo ang nagka-interes na bilhin ka. Gagawin kanyang parausan. Nang gagalaiti sa galit si Leia nang marinig ang mga iyon. Kahit na, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Malalaman din ni Daryl ang totoo. Yes, siguro nga. Pero at least, mahal namin ni Athena ang isa't isa. Eh ikaw ba? Mahal ka ba ni Daryl? Yung lalaking nagpabago sa dating tomboy version mo? Pang-iinis na saad naman ni Elson. Nabulabog ang buong mansyon. Nang sinabi na ni Sol sa mga amo nito ang natanggap niyang mensahe mula kay Leia. Binalaki palang magandang dalaga na si Leia? Bakit naman niyang piniling maging ganun? Di naman sila magkakaanak ng nobya niya. Pareho silang babae. Buti nga itong apo kong si Edward. Di naman na ang pagiging baog ng tiyo nito. Kailan lang? Nabalitaan kong baog pala ang ilang pamangkin ko tapos yung ibang pinsan mo Daryl baog rin. Buti na lang talaga magkakaapo pa ako sa tuhod kay Daryl. Salaysay ni Victoria na agad namang nagpawindang kay Daryl. Really, Lola? May lahi tayong baog? Agad na tanong ni Daryl sa lola nito. Oo, iho. Napaisip ng malalim si Daryl nang marinig ang salaysay ng kanyang lola. I think I have to confirm something. Wika pa niya sa kanyang sarili. Lola, alis po muna ako. Paalam ni Daryl sa kanyang lola at agad na nitong lumabas. Han, where are you going? Tanong ni Athena nang makitang papalabas ng mansyon si Daryl. May asikasuhin lang ako, Han, para sa wedding natin. Sagot naman ni Daryl sa kanya. Sige, Han, mag-iingat ka sa pag-drive. Wika ni Athena sabay halik sa noon ni Daryl. Gumanti din ang halik si Daryl at dali-dali na itong pumasok sa kaniyang kotse. Nag-drive siya papuntang klinik kung saan nagpa-test ito kung maaari nga ba siyang magkaanak. Kasabay din ito ang pag-hire niya ng mga private investigator upang hanapin si Leia at imbestigahan si Elson. Kung totoo ngang baog ako, posibleng ang hindi nagsisinungaling si Leia about sa sinabi niya sa akin tungkol sa fiancé ko. Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Saad ni Daryl sa kaniyang sarili habang nagda-drive pa uwi ng mansyon. Pagkatapos nga ng ilang araw, ay agad na nitong natanggap ang resulta ng test kung saan nakumpirma ngang baog ito. Never. Never akong nag-doubt sa fiancé ko. I can't believe na nagawa niya to sa akin. Matagal niya na pala akong niluloko. Galit na sambit ni Daryl habang may kamao na namumuo sa kaniyang kamay. Ngunit napatigil din ito nang nag-ring ang cellphone niya. Boss, may secret affair nga yung fiancé niyo. At ang driver niyong si Elson, siya rin ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ng fiancé niyo. Ano boss, patatahimikan na ba namin? At ikakancel niyo ng wedding niyo? Salaysay ng isa sa mga private investigator ni Daryl sa kabilang linya. No, gusto kong matuloy pa rin ang wedding at gusto kong andun si Elson. Ako na ang bahala sa kanila. How about Leia? Asan siya? Naka-hold po siya, boss. Di pa kasi nakakarating yung bilyonaryong matanda na nagbakasyon sa Europe. Siyang bumili sa kanya, kay Elson. Di naman inaano tong si Leia. Kinukulong lang siya. Iniingatan nila ang pagkabirhen niya hanggang sa makauwi na nga yung matanda. Sagot naman ng private investigator ni Daryl sa kanya. Good. Kunin niyo siya at i-hold niyo muna, sabihin niyo. Natuta kayo ni Elson. Tapos, pakawalan niyo siya sa mismong araw ng kasal ko. Alam niya naman kung saan simbahan ang wedding namin ni Athena. Siguradong pupunta siya dun. Pero, pakainin at tratuhin niyo siya ng maayos. Huwag na huwag niyong sakta ng magiging asawa ko. Bili ni Daryl dito. Umuo naman ang nasabing private investigator ni Daryl at binaba na ang telepono. Pagkatapos ng ilang araw, ay dumating na nga ang araw ng kasal ni na Daryl at Athena. Napakabongga at napakarangya ng kasalan. Lalong-lalo na ang wedding dress ni Athena. Naglakad ito papalapit kay Daryl na nasa harapan ng altar, kumikinang-kinang ang kaniyang suot. Halos mapunit na ang bibig nito sa sobrang laki ng kaniyang ngiti. Agad na umuo si Athena nang tanungin siya ng pari kung payag nga ba siyang maging kabiyak ni Daryl. Ngunit nang si Daryl na ang tanungin
ay malakas nitong sinabing, "No! Hinding-hindi ako papayag na maging asawa tong ahas na fiancé ko. Actually, hindi ako ang ama ng pinagbubuntis niya, kundi ang driver namin na si Elson, dahil baog ako." Malakas na wika ni Darrell sa harap ng kaniyang mga bisita habang itinatapat sa kanila ang test result. Napatigil tuloy ang pari at halos mahulog na lang ang mga panga ng bisita nang marinig ito. Napuno tuloy ng bulungan ng mga bisita ang buong simbahan. "Han, what are you doing? Hindi totoo yan. Wait, is it a joke? Please, huwag kang magbiro ng ganito." Pautal-utal na sambit ni Athena habang hinahawak-hawakan ang mga kamay ni Darrell. Namumula na rin ang mga pisngin nito sa sobrang kahihiyan. Ngunit nanatiling walang imig si Darrell bagkos ay pasama ng pasama ang tingin nito kay Athena. "Walang hiya kang babae ka!" Sigaw ng ina ni Darrell na si Elizabeth. At agad na nilapitan si Athena at sinabunutan ito sabay kaladkad sa kanya palabas ng simbahan. Todo sambit ng aray na lang ang nagawa ni Athena habang pinagkakaguluhan siya ng mga tao, lalo na ang pamilya ni Darrell. Nagkagulo tuloy ang mga tao sa simbahan, lalo na nang kinuha na ng mga pulis si Athena at Elson na halos kuyugin na ng mga tao. Habang si Darrell naman ay nakatayo pa rin sa harap ng altar. Aniya ay hinihintay niyang dumating ang tunay niyang bride. "Itigil ang kasal!" Malakas na sigaw ng isang babae sa pintuan ng simbahan. Agad naman na napagtanto ng lahat na si Leia iyon, nahingal na hingal. "Wait, asan yung bride?" Tanong nito nang makita na wala na si Athena roon. "Bakit mo pa hinahanap yung bride?" "Eh, ikaw nga yung bride." May ngiting sambit ni Darrell sabay lapit kay Leia at kinaladkad ito papalapit sa altar. Ganun na lamang ang kaba at pagtataka ni Leia sa mga nangyari. Halos di na nga ito makapagsalita sa sobrang gulat. Basang-basa din ang mga kamay nito na hawak-hawak ni Darrell. "Alam mo bang gusto talaga kita? Pinipigilan ko lang kasi may fiancé ako. Father, siya po talaga yung bride ko, si Leia." Nakangising saad ni Darrell habang namumula ang kaniyang mga pisngi. Maya-maya ay tinanong na nga itong si Leia ng pari kung payag nga ba siya na maging asawa ni Darrell. Agad din naman siyang sumagot. "No!" Mariing sabat ni Leia na siyang ikinalungkot naman ni Darrell. But why? Di mo na ba ako mahal? Or baka may iba ka na?" Malungkot na saad ni Darrell habang Mariing nakatitig sa mga mata ni Leia. "Oo, binalaki ako. Dati. Tapos naging malambot ako ng dahil minahal na kita. Pero di ibig sabihin nun, pag bigla mo akong pinakasalan, ay papayag po ako, sir. Ang tunay na babae, hinding-hindi basta papayag na maikasal sa isang lalaking hindi naman sigurado sa nararamdaman niya." "Maraming nangyari sa'yo ngayon, sir. Sure ka ba sa naging desisyon mo na pakasalan ako? Pwede mo akong maging rebound, panakipbutas kumbaga. Pero kung mahal mo nga talaga ako, willing kang maghintay hanggang sa umuon ako." Kumurot sa puso ni Darrell ang mga sinabi ni Leia. Maluha-luha na tuloy ang mga mata nito. Di niya inaasahan ang naging sagot ni Leia. Napuno naman ng bulungan ang simbahan habang ang ina at lola naman ni Darrell ay nakatulala lang sa kanilang dalawa. Ilang segundo din na hindi nagsalita si Darrell hanggang sa tumawid na ito sa kaniyang pagkakatayo. "Sure, mahal ko. I will respect your decision. Pero pwede mo ba akong payagan na ligawan ka? Gagawin ko lahat. Mapatunayan lang sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko hanggang sa makatayo ulit tayo sa harap ng altar. At sa pagkakataong yun ay umuo ka na." Positibong wika ni Darrell kay Leia habang hinahawakan ang mga malalamig nitong kamay. Naudlot ang unang kasalan. Ngunit natuloy din ito nang pumayag na nga itong si Leia dahil nakita nito na seryoso nga sa kanya si Darrell. Nagkaroon naman sila ng anak sa pamamagitan ng pagsali ng kanilang mga similya sa isang surrogate. Namuhay sila ng masaya at masagana. Tunay nga na ang pusong tibo ay lalambot kapag nakaramdam na
ng tunay na pag-ibig mula sa isang hari.